Sa pagsapit ng dilim, ako ay naghihintay pa rin sa iyo makang patating. Ngayong araw na to, samahan niyo ako pumunta sa Marilake at mamamasyal lang tayo. At yun nga pala, nandito nga pala tayo ngayon sa Imprint Custom. Dito tayo nagtambay muna sandali. Diretso na rin. So tara, samahan niyo ako. So yan, inabot na tayo ng ulan. Dito, papalik pa lang tayo ng Marilake. Inabot na tayo. So medyo nagpa-fog tong visor ko. Pero tara, mag-spray muna tayo nito. Nakakatulong to eh. Ito, gamitan natin to ng anti-rain glass spray. Yan, oh. So, spray lang natin to eh. Yan. Pati na rin yung ano natin, mga GoPro. Spray na rin natin. So, tara, let's go! Pagkat ako'y napapamisa, kung di kakapiling bawat sandali, mahalaga sa atin. Tulad ng ipong malaya ang pag-ibig natin, tulad ng langit na kaisara marating. Ang bawat tibok ng puso'y kay sarap tanghin. So itong hihintuan natin ay isa palang church o parang sector dito sa lugar. So yun yung Family of Believers House of Prayers. And so ano rin yata siya ng Eagles. Ayan, Philippine Eagles. So dito lang tayo siguro tatambay sa mismong lugar na nila na to. And then okay naman na, di ba? And yun nga, medyo masungit ang panahon ngayon at makulimlim at umaambon-ambon. So nandito na tayo ngayon sa may barangay Tukpukan. Ito yan sa mismong kaduluhan na to ng Marilake Camp eh. So ito nga, narating ko tong barangay Tukpukan. Dito yan sa lugar ni Tatay Ed. Siya, caretaker siya ng simbahan dito. Dito na rin tayo mag-spot. At kasi yung makikita nyo to, na yung nasa likuran ko na yan, nandyan na rin yung mismong ilog. So ito ngayon, since alas 12 na, magpe-prepare na tayo ng pagkain natin para makakain na rin, medyo gutom na rin ako. Tara. So may baon tayong CDO Carne Norte. So hindi na natin pinili yung Pure Foods dahil yung Pure Foods 80 pesos, ito 32 pesos lang, mas mura. At may kape na rin tayo para mamaya. Yeah. Dudunin ng Carne Norte natin. Tara, kain na muna tayo. Samahan na rin nyo ako. Yan, inabot na tayo ng ulan ulit dito. Napakalakas. Pero tapos na rin naman din tayo kumain. So, kailangan natin syempre hugasan yung pinakainan natin. Sa, baba tayo doon sa may ilog. So, umuulan. Maliligo na rin tayo. Masarap na gawin muna siguro natin ngayon uminom muna tayo ng kape habang nagbe-vape pag umuulan. Dito na rin tayo mag-iinit ng ng tubig natin. Pero syempre rin ditong tubig na itong gagamitin natin ha. Meron tayong dalang tubig para sa kape natin. Tara.
At ngayong ikaw ay nagbalik sa aking piling, luha ng pag-ibig ay sarap haplusin, tulad ng tubig sa batis, hinahaga ng hangin. Pag-ibig ang iyaw sa buhay natin. So, bali ito, sa akin na nasasakupan na ito ng barangay Tuktukan. Sabi nga ni tatay, pag tumawid ka doon sa may kabila, merong baling 7 ilog pa ang dadaanan mo bago ka makarating sa Santa Ines. Ayan. So, meron pang isa pang barangay doon na sentro yata, ang tanatawag, nakalimutan ko yung tawag niya eh. Pero bago ka rin makarating doon, 7 ilog pa ulit. Diba? At sinabi rin ni Tatay Ed, merong isang barangay dito sa Tanay Rizal, 2 araw bago ka makarating doon sa mismong barangay nila. Hindi naman bayan, siguro yun, barangay. 2 araw bago ako makarating dun sa barangay nila. So sabi nga ni tatay dun sa mismong bayan, nagbabayad sila ng halos 4,000 yung mga nagkakarga ng kaban na bigas para lang i-deliver yung mismong bigas dun sa barangay na yun. Stupid eh. Napakadaming lugar dito sa Marilaque o dito sa Tanay Rizal na hindi pa masyadong napupuntahan ng tao, hindi pa well developed, pero may mga ano naman na rin, may mga barangay-barangay, may mga lokal, diba? Pero yun nga, isipin mo, sa hirap ng buhay, natitiis nila na manirahan na lang doon kaysa bumaba sa Maynila kapag tapalaran. Napakapayapa. Ito yung mga gantong lugar yung mga hinahanap-hanap ko kapag lalo na pag stress, maraming problema, maraming bumabagabag sa utak ko. Isa ito sa mga stress reliever ko.